welcome back again to my YouTube channel. This is me again, Kate. How are you? So, matagal po ako nag-vlog kasi medyo busy ako sa mga panahon na to. Sa mga araw, meron lang ako na pagbibisihan pala. So, today's topic po ay kung ano po ang restrictions or requirements or ano ang dapat gawin para po makapunta ng Abu Dhabi yung mga tourist visa. Kung ano po yung mga dapat gawin. Kasi naghihigpit ngayon dito sa Abu Dhabi, sa border, yung lalo na sa mga visit visa. So, kung Dubai ka lang, hindi ka na need ng mag-quarantine. Wala nang quarantine required pag Dubai ka lang mag-arrive. I mean, kung Dubai ka lang, hindi ka papasok ng Abu Dhabi. Pero, kung sa Abu Dhabi ka papasok, meron kayong mga papers na i-prepare. So, kung galing ka sa Pinas, tapos magtuturist visa ka to here, UAE, lalo na karamihan sa mga pasahero ko is Abu Dhabi, mostly ilan-ilan lang sa Dubai. So, karamihan talaga dito sa Abu Dhabi pumapasok. So, ang dapat mong i-prepare is, ito lang ha, talagang make sure na talagang relatives lang po talaga, immediate relatives like anak or asawa or mother. Make sure po talaga na ganong klase yung relationship nyo. So, sa mga allowed lang po ngayon is yung mga immediate relatives. For example, anak, asawa, or magulang. Dapat meron kayong may pakita na tenancy contract sa border na nakapangalan sa guarantor. For example, ako yung nandito, tapos kukunin ko yung anak ko. Dapat yung ipapakita nyo is tenancy contract na naka-name sa akin para meron silang mapapag-quarantinan, home quarantine. So, yun po ang mostly requirements sa border pag papasok po ng Abu Dhabi. Tapos, yung mga wala namang relatives, yung pure tourist talaga na walang ka-relatives dito sa Abu Dhabi, pwede naman po, pwede pong pumasok. Pero, meron po kayong dapat gawin para makapasok po kayo dito sa Abu Dhabi. Magkwa-quarantine po kayo ng 10 days. Kasi yun ang sabi ng sir ko eh. Nagtanong kasi ako sa kanya kung ano yung mga requirements na required ng walang mga ka-relatives dito sa Abu Dhabi. Ang sabi niya, pwede daw mag-quarantine ng 10 days. After 10 days, mag-PCR ka, then dapat 48 hours lang valid sa border. Ma-check nila yun, 48 hours valid. Pwede ka daw makapasok dito. Kahit wala na yung tenancy contract, kahit wala na yung hotel booking, basta makomplete mo lang yung 10 days na quarantine. Para yun sa mga walang relatives, pure tourist talaga, na walang kaano-ano dito sa Abu Dhabi. Ang ipapakita nyo sa border kung sa mga merong mga relatives is tenancy contract na nakapangalan sa guarantor, visa copy, passport copy, tsaka Emirates ID. Yan po yung ipapakita nyo sa border kung lalagpas na kayo ng border papuntang Abu Dhabi. Kung meron kayo ng mga ganong papers, talagang smooth lang talaga, magkakalagpas talaga kayo, walang problema. Pero sa mga walang mga tenancy, doon tayo sa option B. Doon tayo sa option B kung wala kayong mga ka-relatives dito sa Abu Dhabi. Meron naman na option C, kaya lang yung option C medyo illegal. Medyo illegal yon. Parang doon sila dadaan, kakuha ka ng car lift, doon ka dadaan sa kabilang daanan. So, medyo risky yon. So, doon muna tayo sa option A tsaka sa option B. Pwede kayo magpa-edit ng tenancy contract sa may-ari ng mga building. Pwede sila mag-edit. Pwede nila edit yung name tsaka palitan. Pwede naman yun eh. Maraming paraan. Nagigipit lang talaga sila sa border ngayon. So, kasi ngayon, mostly talaga sa mga pasahero ko, tinatanong ko muna kung kaano-ano talaga. Kasi mahirap eh. Mahirap mag-risk. Kawawa naman kung hindi makalagpas ng border, diba? Matatanggi doon sa border. Naku, kawawa. Malayo pa naman yung parang sa gitna na yung border eh. Malayo pa pabalik ng Dubai. Talagang nakakawa. Meron akong pasahero kasi every time nag-change sila dito ng rules, kaya yun din, hindi ko din sila mag-gets eh.
every time na nag-change sila ng rules. Meron akong pasahero Thailander nakadating ng February 7. Tapos ang sabi magpakita lang daw ang in-advise ko sa kanila magpakita ng hotel booking. So binuko sila ng hotel booking ng Abu Dhabi kasi papasok sila ng Abu Dhabi. So dalawa sila, binuko sila ng hotel booking. Tapos yun, nakalagpas sila. Tapos nung another, meron na naman ako another pasahero, tatlo sila, tapos binuko ng Abu Dhabi na hotel booking, dami lang ha. Hindi confirm, dami lang. Hindi na naman nakalagpas. Yun, kasi hindi ko alam kung ano nangyari, bawal daw yung mga tourists dito. Tsaka nagtaka ako, nung mga ilang araw, nung dalawang araw nakalagpas, tapos ngayon hindi na. So yun, talagang hindi mo din malalaman kasi nag-change sila ng rules, kaya kami din. Nag-a-advise din kami na kung wala talagang relatives, wag quarantine lang muna ng 10 days. After noon, then pwede ka na makapasok ng Abu Dhabi. So, yun po ang advice ko sa mga magtuturist, tsaka sa nagpa-plano na magturist talaga. Dapat kompleto po yung mga documents nyo papunta dito ng UAE, tsaka papasok ng border ng Abu Dhabi. Kasi para naman maging ready kayo, di ba? Para hindi kayo ma-shock na ganito pala yung mga requirements, mga buretso ng mga requirements. Ang dami-dami pala. So, yun po yung mga advice ko. Sana makatulong sa inyo. Kung sino pa po ang hindi naka-subscribe sa channel ko, at pasensya, ngayon lang ako naka-gawa ulit ng vlog kasi na-busy si Mamangs. So, please subscribe and click the notification bell para naman po maging updated po kayo sa mga bagong videos ko. Thank you for watching!